We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Masantos siyang araw na imbagamalam kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon at itdami ng mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Ilocos Norte Station, ako po si CJ Torida. Maya pagat panapon, kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live naman mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Joan Punsoy. Presyo ng lokal at imported na bigas sa ilang pamilihan muling tumaas. Yan ang tinutukan live ni Russell Sumorio. Russell? Joan Calvario, sa mga consumer, lalo na sa mga nagbabudget sa bahay, ang panibagong pagtaas sa presyo ng bigas. May paliwanag naman ng sinag sa dahilan ng price increase. Muling naitala sa mga pamilihan sa Pangasinan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Pumalo na sa 38 pesos hanggang 46 pesos ang presyo ng regular at well-milled rice. Mas mataas ito ng piso kumpara sa dating presyo. Tumaas naman ng 2 hanggang 4 na piso ang presyo ng kada kilo ng imported rice. Kaya nasa 40 hanggang 46 pesos na ito ngayon. Kahit ano yan, yung palay, ano, steady pa rin. Ito mas yung presyo. Pag may ibang, halimbawa, ahinti, nagpapataasan sila minsan, kaya ganun yung nangyari. Ano yun, hindi rin pare-pare kung minsan, di ba, mabilis, minsan, mahina din. Pero umaangal na ang mga consumer, pati ang mga may-ari ng karinderya sa mataas na presyo ng bigas. 12 piso ang kada takal ng kanin sa karinderya ni Aling Rosa, pero plano pa niya itong itaas. Halimbawa, 12, 15, ganun ang pagbibigay namin. Kasi mataas at pati gasol mataas na rin. Kapag simple pag sobra ayaw namang pupunta sa iyo. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, ang mataas na presyo ng fertilizer na naging dahilan din ng taas presyo sa binhi, ang sanhi ng price increase sa bigas. Mataas ang demand, so tumaas ang presyo talaga. And ang imported rice kasi tumaas din, no? Ang presyo ng imported rice ngayon, landed cost, umaabot na ng 42 pesos per kilo. Joanne, paglilinaw ng sinag, walang problema sa supply ng local at imported rice sa rehiyon. Pero sakali man daw na madagdagan, ito nga ang supply ng bigas, lalo na sa full harvest season sa Abril, ay inaasahan na bababa rin ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. May ginagawa naman ang National Food Authority na Palay Procurement Program para mapataas pang volume ng bigas sa mga bodega ng NFA. Balik sa'yo, Joanne. Maraming salamat, Russell Simorio. Naiuwi na sa kanyang pamilya sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija ang urn o abo ng pilotong si Captain Eliezer Joven. Si Joven ang piloto ng bumagsak na Cessna plane sa kabundukan ng Barangay Ditarom de Vilacan, Isabela. Ibuburol lang 3 araw ang piloto sa kahilingan na rin ng mga kamag-anak at kaibigan para masilayan siya sa huling sandali. Hindi na nagpaunlak ng panayam sa harap ng kamera ang may bahay ng piloto. Hindi para umatanggap ng pamilya ang nangyari kay Joven. Kasamang naulila ni Joven ang kanyang 12 anyos na anak na lalaki na pangarap din umanong maging piloto. Hindi pangongolekta ng basura problema ng ilang residente sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. May ulat si Jasmine Gabriel-Galban. Araw-araw umaabot sa 2 hanggang 3 timba ng basura ang naiipon ni Aling Corazon sa kanilang bahay sa Barangay Gagasangan, Mangaldan, Pangasinan. Ang mga basura diretso sa ginawang compost pit sa likurang bakuran. Pero sa dami ng naiipong basura, napuno na rin maging ang kanilang compost pit. Sana nga raw, makolekta na lamang ang kanilang mga basura kahit man lang 2 beses kada linggo.
po, maganda rin yun, pero wala, yun nga wala, kaya doon na namin tinatapon. Ganito rin ang problema ng ilang residente. Handa naman daw silang magbayad ng garbage fee. Pero ayon sa barangay council, wala silang pondo para sa pangongolekta ng basura. Kailangan daw kasi maglaan ng 50 hanggang 60,000 pesos na pondo kada buwan bilang pambayad sa pagtatapon ng basura sa transfer facility. Kung mga nabubulo, kung baol yun na lang, magbig kayo ng butas ka ako, pwede namang gawin na fertilizer yun. Maaari naman daw ibenta o pakinabangan pa mga recyclable garbage ayon sa barangay. 90% na rin umano sa mga kabahayan ang merong compost pit. Sana yung mga bagay na nabubulok, gawin po nating soil enhancer. Rinopromote po natin yung gulayan sa paaralan. Ipinaalala rin ng DNR ang pagbabawal sa pagsusunog ng basura. At tignan natin kung paano natin dinidispose yung ating mga basura. Pag-ingatan po natin ang ating kapaligiran and let us all work together in preserving our environmental quality. Kasama si Daryl Piralta, Jasmine Gabriel-Galban, One North Central Luzon. Pagpapalawig sa implementasyon ng No Coding Scheme, hiling ng mga toda sa Calasiao, Pangasinan. Sundan sa report. Ipinatutupad pa rin hanggang ngayon ang No Coding Scheme sa Calasiao, Pangasinan. Sinimulan ito ipatupad noong 2020 kasabay ng pagtama ng pandemya upang mabigyan ng sapat na kita ang mga tsuper. Hiling ng mga Tricycle Operators and Drivers Association na palawigin pang implementasyon nito. Kung may coding kasi, yung mga kulurom, laya sila. Hindi sila na magre-renew ng prangkisa hanggang wala. Kaya maganda na yung walang coding. Bago magpandemya, nagpapatupad ng coding system sa bayan para masolusyonan ng problema sa trapiko sa lugar. Sa isa sa gawang meeting sa pagitan ng poso at iba't ibang toda, tatalakayin kung dapat na bang ibalik ang coding scheme, lalo't unti-unti na ring lumuluwag ang pandemic restrictions. Pag oras ng pasukan ng umaga tapos yung labasan po. Sa ngayon, wala pang nakikitang problema sa trapiko ang poso kasabay ng pagpapatupad ng no coding scheme dahil na rin umano ito sa karagdagang puwersa na kanilang itinalaga sa kakalsadahan. Kasama si Daryl Piralta, Jasmine Gabriel-Galban, One North Central Luzon. Rabia Mateo, Jason Gainza, Hannah Priscillas at Garrett Bolden. All out saya ang hatid sa Ilocano fans sa Kapuso Mall Show. Yan ang tinutukan live ni Ivy Hernando. Ivy? Joanne, unang game pa lang. Kita ng excitement sa ating mga Kapuso dito sa Kapuso Mall Show dito sa San Nicolas, Ilocos Norte. Maraming sorpresa ang hinatid hinanda ng ating Kapuso Network na talaga namang kaabang-abang. Maliban sa mga games, ay mamimit rin nila up close ang ating sa mga ilan sa ating mga Kapuso artists. Kasama na rin yan si Kapuso Balladeer Garrett Bolden at Kapuso OST Princess Hannah Priscillas. Magpapakilig at maghahatid naman ng saya si na Sparkle Artist at TikTok Lock Host Rabia Mateo at Jason Gainza. Kaya ano pang hinihintay nyo mga Kapuso? Halina't makijoin sa ating Kapuso Mall Show. Dahil weekend bukas, let's enjoy this day kasama ang ating mga Kapuso artists. Yan muna ang latest dito, Joanne. Maraming salamat, Ivy Hernando. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Dalawang lalaking sakay ng motorsiklo patay matapos sumalpok sa kasalubong na truck sa Tuba Benguet. Nagkatutok Claire Lacanilaw. Patay ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo matapos bumangga sa kasalubong na truck sa bahagi ng Marcos Highway sa Tuba Benguet. Makikita pa sa kuha ng dashcam ang pagsalpok ng motorsiklo sa truck. Dinala pa sa ospital ang mga biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Motorcycle na galing sa Baguio, nag-overshoot going to the lane of the delivery truck.
Sapul sa CCTV camera ang nangyaring aksidente sa National Highway na bahagi ng Bantay, Ilocos Sur. Makikitang babaeng patawid sa kalsada nang biglang salpukin ng motorsiklo. Nagpapagaling na siya sa ospital. Initial na raw na pag-uusap ang dalawang panig. Papaalalahanan po natin yung mga riders. Safety pa rin palagi. Sa pagmamaneho naman po ay iwasan po natin yung mabilis na pagtakbo. May kita sa videong ito ang sitwasyon matapos ang nangyaring aksidente sa Soot Bridge sa La Paz, Abra. Dalawang individual ang sugatan na nasa ibabaw ng tulay, habang dalawang iba pang individual ang nahulog mula sa tulay. Ayon sa pulisya, naglalakad sa gilid ng tulay ang 64 anyos na si Carlina Biscara nang mabangga ng isang tricycle at siya'y nahulog. Sakto namang umiwas sa likuran ng tricycle ang isang motorsiklo. Lulan sina Mark John Almazan at ang 14 anyos na kapatid ng makasalubong ang isa pang motorsiklo na minamaneho ni Paul Quinto. Dahil sa impact ng disgrasya, nahulog din ang rider na si Quinto. Nagpapagaling na sa ospital ang apat na sugatang biktima. Mag-ingat po tayo sa ating pagmamaneho. Makakarating din po tayo sa paroroonan natin kahit na hindi tayo masyadong mabilis. At maging maingat po tayo sa mga pedestrian na nakikita natin. Yung mga pedestrian po naman na mga kababayan natin, mangyari po na dumaan po dun sa tamang daanan. Clear La Canilaw, 1 North Central Luzon. Kakulangan sa supply ng karne ng kalabaw nararanasan sa Mangaldan, Pangasinan ayon sa Municipal Agriculture Office. Ang detalye sa report. Nararanasan umano ang mataas sa demand ng karne ng kalabaw sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Pero problema umano ng mga negosyante ang ilang linggo ng kakulangan ng supply ng karne. Marami po. Okay. Kahit medyo mataas pero kailangan eh. Kung dati, tatlong beses kada linggo ang pagbiyahe ng mga karabaw traders sa iba't ibang probinsya. Ngayon, araw-araw na ang kanilang biyahe para lang makahanap ng mabibiling kalabaw. Pahirapan din umano ang supply ng alagang kalabaw ngayon. Halos araw-araw ako ngayon, ma'am. Kakarating ko lang kahapon galing doon sa Negresia, Bulacan. Babalik ulit ako bukas para maghanap ulit ng kakatay. Nanggagaling pang supply sa mga probinsya ng Nueva Ecija, Bulacan, Nueva Vizcaya at Isabela. Sa ating bayan, talagang alam natin na kukunti talaga ang yung nagpaparami ng kalabaw dito. So, yung mga dinadala po sa slaughterhouse natin ay galing po sa ibang probinsya po. Tumaas ng 10 piso ang kada kilo sa live weight fee ng kalabaw na ngayon ay nasa 290 pesos kada kilo. Mabibili naman ng 390 hanggang 400 pesos per kilo ang karne ng kalabaw. Medyo taas ngayon. Hindi katulad yung dati. Yung mura. Kasama si Daryl Piralta, Jasmine Gabriel-Galban, 1 North Central Luzon. Mga motoristang walang suot na helmet naglipa na sa National Highway sa Ilocos Norte. May ulat si Ivy Hernando. Rush hour, tumataas ang volume ng sasakyan sa kakalsadahan, lalo na sa National Highway. Pero marami pa rin sa mga motorista ang hindi alintana ang peligro sa kalsada. Gaya na lamang sa Ilocos Norte, kaliwat kanan ang mga motoristang walang suot na helmet. Handa ma'am, ngayon tayo palay. Dito yung malaway, ma'am, yung mga highway. Hindi kami una yung mga nati-highway, hindi kami lahat. Maging ang magkapatid na ito na papasok sa eskwelahan, wala ring suot na helmet. Nasanay ang helmet? Madi. Apay. Ako maging helmet mo, ma'am. Diyan lang naman kami. Kasi malapit lang. Sa datos ng PNP, tinatayang 30% sa mga nasasangkot sa motorcycle accident ay walang suot na helmet. 70 to 80% naman sa kabuuang vehicular traffic incident ay kinasasangkutan ng motorsiklo, tricycle at garong. 3 hanggang 5 ang naitatalang aksidente sa motorsiklo kada linggo ayon sa PNP. Nakipag-ugnayan na ang PNP sa LTO para sa pagpapaigting ng panghuhuli sa traffic violators. Although hindi naman tayo nagkukulang dyan kasi daily nakakandakt tayo ng awareness campaign, pero may katigasan lang talaga ang mga may motorsiklo. Kahit man malayo o malapit yan, required ka pa rin mag-helmet. That is actually for your safety. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon.
Mahigit 1,000 grills na gagamitin para sa Kalutan Street Party sa Dagupan City, handa na. Sundan sa report. Nakahanda na ang 1,000 grills na gagamitin para sa Kalutan Street Party na isa sa highlights ng inaabangang Bangus Festival 2023 sa Abril. Nagsimula na rin ang aplikasyon para sa reservation. Kasama sa package ang grill, 5 kilo ng fresh dagupan bangus, carbonated drinks at iba pa. Ngayon pa lang, pinaghahandaan na rin ng Bangus Festival Committee ang sapat na supply ng bangus para sa pagdiriwang. Maganda talaga siya, kumbaga sa ano, not just near to perfection, pero kung pwede, i-outplace yung yearly event. So siguro abangan na lang natin yung mga sorpresa gagawin. Muling isasagawa ang Kalutan Street Party sa De Venecia Road Extension. 8 stage ang aabangan. Makikisaya rito ang iba't ibang banda. Naghahanda na rin ang Public Order and Safety Office para sa deployment at traffic plan. Last week, pinagmitingan na namin yan. Kung sakaling mabigyan na kami ng program, tayo po'y handa po dyan. Kailangan nila ng manpower, kailangan nila ng assistance. 8 clustered barangay naman ang magpapasik laban sa Gilon-Gilon at Dalan Street Dancing Competition. Magsisimula ang month-long celebration ng Bangus Festival 2023 sa April 9. Yung Kalutan kasi, yan yung parang trademark yan ng Bangus Festival. Pero yung Gilon-Gilon kasi, parang hindi maganda ang isang festival pag walang street dancing. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio. 1. North Central Luzon. Magiging fun and exciting ang weekend ng ating mga kapusong Kapampangan bukas, March 18 sa Angeles City, Pampanga. Dahil makikisaya ang cast ng natatanging mythical primetime megaserye na mga Lihim Norduha. Abangan ang performances ng descendants na sina Jem at Hara Urduha na ginagampanan ni Kylie Padilla at Sanya Lopez. Hindi rin magpapahuli ang bounty hunters na sina Vin Abrenica, Ara San Agustin at Michelle D. Tara na't magkita-kita bukas, araw ng Sabado, para sa Kapuso Mall Show sa Nepo Mall, Angeles City, Pampanga, 5 p.m. See you, mga kapuso! Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mahigit 70% ng mga barangay sa Region 1 na ideklara ng drug-free ayon sa Pro 1. Naritong report. Nasa 3,267 barangay sa Region 1 ang target na may deklarang drug-free ng PNP at PDEA. Sa ngayon, mahigit 70% katumbas ng 2,421 ang kabilang nasa drug-free barangay sa rehiyon. Base ito sa pinakahuling tala ng Police Regional Office 1. Aminado rin ng Pro 1 na ilan sa mga ito ang dati nang naideklarang drug-free barangays pero binawi ang deklarasyon at muling sumasailalim sa validation. Pwede po kasing mangyari yun lalo na kapag may mga dayo na biglang pupunta sa barangay yung mga dayo na hindi naman talaga taga doon at mga user pala sila or mga pusher pala. Yun yung instances po na mamawala. Tinututukan ngayon ng otoridad ang muling paglipana ng mga dayong drug pusher at user sa mga barangay. Upang mapabilis ang pagtukoy sa mga tulak at gumagamit ng ilegal na droga, pinalalakas ng pulisya at PDEA ang kanilang mga pwersa na makatutulong sa barangay. Kasama na po natin ang community na nagmo-monitor at nakakakita ng mga syempre sila yung mga nasa barangay, sila yung mga nasa ground. So kasama ang LGUs, kumbaga nagtutulong-tulong na ang PNP at pati yung mga community regarding po dyan sa laban sa drogas. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Pagbabarami ng isdang talakitok, kumikitang kabuhayan sa Dagupan City. Sundan sa report. Isang dekada na nagpaparami ng talakitok ang 66 anyos na si Mang Rick Kerrer. Dati siyang bangus grower, pero nang makita ang ganda ng negosyo ng talakitok, ay minabuti niya mag-focus na lang dito. Ang kaganda ng talakitok, maglagay ka ng 1,000, mamatay ang mabuhay ka ng 53,000, at least mayroon ka pang kita.
Bukod sa madaling alagaan, hindi rin magastos ang pagpaparami ng talakitok. Bihira rin daw tamaan ng peste ang talakitok, kaya ito na rin ang nagsisilbing kabuhayan ni Mang Romeo. Diyan, pispi ng bangos, ang hirap lang dyan, yung mahalang pispids, mahigit 1,000 kwan talakitok. Yan nga, pag nabuhay mo ang kalahati, kikita ka. Suportado ng barangay ang kabuhayan na ito ng mga residente. Ma'am, yun naman kasi, yung mga nandyan na may mga talakitukan, may mga nagbubulis dyan, yung natatanggal sa bangus na bulis, yung mga kanila natanggal, yung pinapakain nila, kaya walang nasasayang. Malaki ang potensyal ng pag-aalaga at pagparami ng talakitok. Sa ngayon kasi, kukonti pa lang ang nag-aalaga nito. Mas mataas din ang presyo ng talakitok na nasa 350 pesos kada kilo kumpara sa ibang uri ng isda. Kasi puro species yan eh. So kung pwede natin yung pakainin ng mga tilapiang gloria, yung mulmul, pwede natin sinubukan kung gumamit ng mga pitukan ng manok, okay naman. So yung mga pitukan ng mga bangos do sa processing plant, pwedeng gamitin. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel-Galban, One North Central Luzon. Nawala na ang low pressure area na binabantayan ng pag-asa. Sa ngayon, patuloy ang pag-iral ng amihan o northeast monsoon na ayon sa pag-asa ay umiiral sa northern at central Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, may posibleng mahinang ulan sa ilang lugar sa probinsya ng Isabela. Sa ibang bahagi ng bansa, posible ang ulan sa ilang bahagi ng southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sunrise Adventure, pinakabagong atraksyon sa Tondaligan Beach Park sa Dagupan City. Ating pasyalan sa report. Hindi mo na kailangan magtungo sa Ilocos Norte para masubukan ng Sunrise Adventure dahil pwede na itong ma-experience. Dahil pwede na itong ma-experience sa Tondaligan Beach Park sa Dagupan City, Pangasinan. Must try ang Sunrise gamit ang all-terrain vehicle o ATV. Nasa 250 hanggang 1,500 pesos ang renta sa ATV, depende sa haba ng oras ng paggamit. Ito ngayon ang pinakabagong atraksyon dito sa Tondaligan Beach Park. Sa mga naghahanap ng extreme adventures, maritong subukan itong Sunrise. At itong all-terrain vehicle ay kayang tumakbo ng 60 kilometers per hour at maiikot mo ang buong Tondaligan Beach Park. Subukan natin, mga kapuso. Namangha ang magkakaibigang ito sa pinakabagong ride adventure sa lungsod. Matagal na raw nilang gustong subukan ang ganitong adventure. Masaya po kasi may dagdag na activities po dito. Para at least habang kahit na naliligo, meron po tayong may magagawa pong iba dito. Nakakadagdag po ng attraction dito po. Yung mga dinala po nilang ganyan. Kasi po pwede pong sakyan ng mga turista yung mga ganyan po. Bukod sa Sunrise, maaaring na rin subukan sa Tondaligan Beach Park ang bike rental tulad sa Baguio City. Panibagong attraction at panibagong recreational activity para sa ating mga not just beachgoers pero mga tourists na pumapasyal dito sa siyudad ng Dagupan. At gano'n din, nangihingkayat pa tayo na sa ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon. Nag-ukit ng kasaysayan ang Kolehiyo de San Juan de Letran matapos nitong tuldukan ang mahigit 2 dekadang pagkauhaw sa kampiyonato ng NCAA Juniors Basketball Tournament. Matapos nitong walisin ang College of St. Benilde LaSalle Green Hills sa finals sa score na 77-61. Huling nasungkit ng Squires ang kanilang unang titulo noong 2001 nang talunin ang San Beda University Red Cubs sa season 77. Pinangunahan ni Jovel Baliling at Titing Manalili ang panalo ng Letran matapos kumamada ng 35 na pinagsamang puntos. Kumamada rin ng 14 points si Andy Gemau na hinirang na Finals MVP. 30 babaeng artist sa Pangasinan, ibinida ang kanilang obra sa isang exhibit sa Dagupan City. Tunghayan sa report.
Makulay at makahulugan ang mga obra ng mga kababaihan ng Saragmi Artists Group. Pawang mga taga-Pangasinan ang mga miyembro ng grupo. Makikita ang kanilang obra sa makasaysayang MacArthur House sa West Central Elementary School sa Dagupan City. In celebration of Women's Month, dahil yung mga curators nitong Saragmi is personally nila kilala si Ma'am Norma Leon Gorin, which is kung kanino po namin dinededicate itong mga artworks namin. And yung proceeds niya is mapupunta sa husband ni late Norma na si Fred Leon Gorin. Nabighani ang mga sped learners sa mga obra. Nakaka-encourage din ito sa mga estudyante, katulad ng mga estudyante namin sa sped, meron kaming deaf and mute at iba't ibang disabilities. So at least ito parang isa siyang paraan para ma-encourage din sila na i-share din nila kung ano yung hidden talents na meron sila. Tulad ng isa sa miyembro ng Saragmi Artist Group na si Preciosa Paz Kinit, isang Dagupenya na may diperensya sa pandinig. Hindi umano balakid ang pagkakaroon ng kapansanan dahil sa katunayan, siya ay nakapagtapos sa kolehiyo at kaya makipagsabayan sa larangan ng pagpipinta. Hi, my name is Preciosa Paz Kinit of Dagupan City and I'm deaf. I'm a painter. My painting entitled Kayo Manggi Nga Bulak is about giving voice to individuals who are deaf like me and encourage them to be brave. My mother and sister are proud of me because of my innate talent despite of my condition. Ang exhibit ay magtatagal hanggang March 19, 2023. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa marehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad dahil sa GMA Regional TV. Local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati ng mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Joan Punsoy. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino. We'll be right back.